Hello guys, kumusta na kayong lahat? It's me again, Maddie. For today's video ay bagong kaalaman sa pagpaplantita. So, kung bago lang kayo sa aking channel at hindi pa nakakapag-subscribe, please do consider to subscribe my channel. So, ngayon ay magre-repot tayo ng money plant or pancake plant. Na ang scientific name nito ay Pilea peperomedes. Ang hirap i-pronounce. So, kaya siguro din ito tinawag na pancake plant dahil bilog siya na flat, kulay verde. So, ito guys ay nabili ko ito nung last year. Pero maliit kasi siya noon. Kaya hindi ko agad-agad na niripat ito. Siguro mga, hindi ko tanda kung October ko ito nabili. So, kasi noon, meron siyang tumubo dito. Maliit ito, kaya sabi ko palakihin ko muna siya. At saka ito, maliit din siya. Mga siguro mga 3 weeks na sa akin. Ito, lumabas din ito. Kaya sabi ko, wag ko muna siyang iriripat. Palakihin ko muna siya. So, ngayon ay iriripat na natin siya. Kaya, dyan lang kayo. Samahan ninyo ako sa pagre-repat. Samahan ninyo ako sa pagre-repat. So, umpisahan na natin. So, yung aking ano gamit na pating mix soil ay yung dati lang din na Miracle Grow pating mix soil. Yun din ang gagamitin ko sa kanya sa pagre-repot. So, lagyan ko ulit ito ng soil. So, ito, gagamitin ko lang yung kanyang, ganyan yung aking soil na nilagay. Karami. So, ito ay ililipat ko lang dito sa aking pot. Hindi ko siya alisin sa kanyang soil. Lilipat ko lang siya. So, ito guys, madali lang siyang buhayin. Ito daw, basa ko, ay hindi siya laging namumulaklak. So, okay lang din siya sa malamig. Huwag lang iyong malamig na place, na area. Kasi dito naman sa amin ay malamig, pero nilalagay ko lang sa ano ko ito, sa doon sa kwarto ko. Pero dapat nasa liwanag din siya. At saka sa pagdidilig nito, sa pagdidilig naman nito ay dapat kailangan na 1 to 2 inches na siyang dry dito sa above, dito sa taas niya bago madiligan. Kasi ayaw din niya nung soggy siya dahil mabubulok ang kanyang roots o ang kanyang stem. Kasi ito, itong Pilea peperomedes. Kasi itong money plant na to, soft stem lang siya. Na-dried na yung dalawa niyang leaves. Mula nung nabili ko siya, dalawa na yung kanyang leaves na natuyo.
So, idahan-dahan ko lang siyang lagyan ng soil dahil maliliit pa ang kanyang mga babies. Ito ay madali lang siyang i-grow, basta wag lang siya yung ma-overwater. Kasi ito, nung nandito pa siya, dinidilagan ko lang siya ng ano, every 2 weeks. Kaso maliit kasi siya minsan, once a week, dahil maliit lang yung kanyang soil na nandito, madali siyang matuyo. So minsan once a week, ganon. Pero ayun, tinitik ko kasi dito ano siya, malalaman. Kasi nung dito siya nakatanim pa, ay malalaman ko kung dried na siya, kasi magaan na magaan siya. So, yun, ang ginagawa ko lang, sinasalok ko lang sa faucet na ganyan. So, okay naman siya. Hindi naman siya yung gaanong maselan. Madali lang siyang alagaan. Itong money plant na ito ay nabili ko sa Tiny Flowers, yung maliliit na nagtitinda ng mga bulaklak, kalaman sa ano, sa downtown. Nabili ko ito ng mura lang kasi maliit lang siya nung nabili ko. So, ang price nito ay $5.99 lang. So, $6. Pero, okay naman siya. Pero, sulit naman dahil nagkaroon na siya ng 2 babies. Kaya ilipat ko na siya para magkaroon din siya ng magandang bahay. So, eto guys, yung ating money plant. Maswerte daw ito. So, ito yung una niyang baby. Ito. Ito naman yung pangalawa na inantay kong lumaki konti bago iripat. So, ngayon ay lalagyan natin ng fertilizer sa ibabaw. Wala tayong bato ngayon, naubos ang aking bato. So, ito ay hindi ko muna siya didiligan. Dahil medyo wet pa yung dati niyang soil. So, okay lang din na huwag mo nang diligan. Tabunan ko na lang ng konti ang kanyang fertilizer. Tatakpan ko siya ng soil. So, okay na guys. Di ba maganda siya? So, pagdating naman sa soil, dapat gumamit ng well-drained soil para maiwasan ng pagkakaroon ng root rot, kasi itong playa, ang stem niya ay malambot lang. So, madali lang siya mabulok. So, pagka-diligan siya, dapat kailangan siyang i-check
ng 1 to 2 inches from the top. Kung dry na siya, pwede na siyang diligan. At saka gusto niya yung may light siya. Kaya itong aking pileya, doon ko siya nilalagay sa aking window, which is filtered bright shaded area siya doon. Kasi meron siyang light from morning until 5 o'clock in the afternoon. So, tuwang-tuwa naman siya. Dating naman sapat, gumamit tayo ng may space kasi madali lang siya magkakaroon ng babies. Para maganda ang kanyang pag-grow, gumamit ng medyo may space na pot gaya nito. Nagkaroon agad siya ng dalawang babies mula nung nabili ko ito.